Hey, what's up mga nakama? Kape-kape muna tayo. Maganda nga po sa inyo. Isang magandang araw sa inyong lahat mga nakama. So, sabi ko nga doon sa mga previous vlog, doon sa huling vlog ko mga nakama, kasi may dito na tong GoPro Hero 7 natin. So, ngayon, ang gagawin natin, medyo maulan siya ngayon mga nakama. Malamig siya ngayon. So, gaya nga nang sabi ko nung huling vlog ko na tra-try, bibigyan ko kayo ng sample footage, video footage nito. Tapos, pero nga, sabi ko sa inyo mga nakama, ang pwede ko lang ibigay sa inyo kasi hindi kaya ng laptop namin na mag-record o mag-edit ng 4K na video resolution. So, ang gagawin lang nating resolution dito ngayon mga nakama, 16:9 aspect ratio, tsaka video resolution na 1080p na under 60 frames per seconds. So yun lang yung kaya nating i-record muna ngayon kasi hindi kaya ng laptop. Tsaka minsan kasi sa mobile editing na ako. Doon na ako sa telepono na nag-edit kung minsan kasi pwede kong dalhin sa trabaho pag break time nakakapag-edit ako doon. So ayun nga mga nakama. Nga pala mga nakama, eto GoPro Hero 7. So ngayon Matagal na itong labas. Kaya lang mas ginusto ko na lang binili ito kasi at the same time mas mura siya. So, yung bagong labas ngayon na GoPro Hero 8. So, mas maganda na naman yun. So, eto. Maganda rin. Para sa akin maganda. So, yun mga nakama. Tapos, eto pala mga nakama. Waterproof siya. May casing man o wala. May waterproof case siya nandun. Pero hindi ko nagagamitin. Pero ngayon, medyo maambon yung panahon natin na malamig, na mahangin. So, ang ingatan lang natin mga nakama, eto. Kasi naka-open siya. Kasi pag once na naka-open to mga nakama, hindi na siya waterproof. Kaya iwasan nating mabasa. So, ngayon, madali ang recording lang yung gagawin natin. Bibigyan ko lang kayo ng sample footage. So, yun. Ito kasi mga nakama, action camera siya. Design talaga, pang action cam. So, bibigyan ko lang kayo ng sample footage, differentiate lang natin. Bibigyan ko lang ng comparison between sa mobile to, video recording, tsaka dito sa action cam recording. So, yun mga nakama. Bis lang ako, tapos tayo sa labas. So ayun nga mga nakama, dito na ako sa labas. Ayun, sabi ko nga sa inyo, malamig ngayon. Pabago-bago yung mga panahon ngayon mga nakama. Ngayon malamig. Kahapon sobrang init. Ngayon umuulan na malamig. So ayun nga, nandito na ako sa labas. Tra-try natin itong, sabi ko sa inyo, itong GoPro Hero 7 natin. So ito, 16.9 siya mga nakama. Tapos 1080p under 60 frames per seconds. So po, ang unang gagamitin natin mga nakama, kung papansin ninyo, naglalakad lang ako. Naka-linear field of view siya. So, kung mamasdan niyo yung sa paligid ko. Ganyan. Tapos, stabilization niya mga nakama naka-on. So, naglalakad ako ngayon. Tapos, ngayon tatakbo ako. Yun. So, ayun mga nakama. Titignan natin ngayon kung nagwawabol tong video natin o hindi. Kasi naka-on yung stabilization. So, ito naman mga nakama, the same pa rin, 1080 under 60 frames per seconds, tapos 16:9 ratio. Tapos, yung field of view niya naman ngayon mga nakama, wide siya. So, yun, naglalakad na naman ako. Ano yung pagkakaiba nila? Titignan natin ngayon kung magalaw ba yung video kahit itong kamay ko magalaw. Tapos, running test tayo ng under wide. So makikita nyo yung paligid ko ngayon, medyo mas maluwang siya. So, ayun.
So, ito na naman mga nakama, the same pa rin. Titingnan natin, naka-stabilization, naka-on siya. Tapos 1080 under 60 frames per second, tapos 16:9 ratio. Tapos ito naman na yung ultra wide or super wide na field of view niya. View niya. So, 'yun, naglalakad na naman ako. 'Yun. Tapos running test. Ay. Ay. Malamig. Ay. So, ayun mga nakama. Ngayon, pinagsabay ko. Ang ginamit ko na naman ngayon, yung wide angle siya na 1080 60 frame, kasi mostly yun yung ginagamit ko sa mga videos ko. Wide. So, yun. Tapos, nakasabay ng naka-on tong mobile video vlogging ko. Mobile video vlog ko. So, ngayon, di-differentiate natin yung camera dito sa may action camera ngayon. Kung paano ba. So, tignan nyo yung kapaligiran ko mga nakama. Maulap siya ngayon. Buti na lang hindi na umuulan. So, walking test tayo. Comparison ng dalawa. So, yun. Tapos, jogging. Uy! Jogging. Tapos, medyo mahangin ngayon dito mga nakama ngayon. So, itong telepono, itong camera ko na isa, wala siyang microphone, external microphone mga nakama. Itong GoPro naman, may external microphone. So, tatanggalin natin yung external microphone nitong itong motalansik. Tatanggalin natin itong external microphone nitong GoPro ngayon. So, ayun mga nakama, maulap siya ngayon. So, at ito parehas, itong dalawang camera ngayon mga nakama na gamit ko. Ningal ako doon ah. Gamit ko na ngayon yung mga internal microphone nila. So, walking test tayo, walking test. So, ngayon, jogging test naman. Tignan natin. So, tingin ko mas magalaw tong camera na telepono. Camera nitong telepono. So, wala kasing stabilization to. Itong GoPro ngayon may stabilization. Ayun. Itignan na natin yung comparison ngayon mga nakama. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kasi mga nakama, itong GoPro kasi mga nakama, designed for action cam talaga siya, action camera. Kahit anong, pwedeng underwater, pwedeng hindi. So, kapag i-compare talaga natin dito sa may telepono, malayong pagkakaiba nila. Yun lang kasi dito sa may telepono, pwedeng front screen, pwedeng rear camera yung gamitin natin. So, ayun mga nakama. Tara sa bahay. Uwi na. So, ayun na. What's up na mga nakama. Nandito na tayo sa bahay. So, ayun. Malamig sa labas. So, ayun mga nakama. Tawag na ito. Ano ba? Conclusion ko lang. So, doon sa may linear field of view, habang pinapanood ko yung video, nagwawabble siya. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo, limited lang yung, parang eksakto lang yung background ko na nakikita. Hindi ganun kaluwang. So sabi ko nga sa inyo, mostly ginagamit ko yung wide angle siya na 1080 pa rin. So yun, conclusion ko lang, doon sa linear field of view siya, medyo nagwawabble yung camera, itong camera natin, itong GoPro natin. Pero nung ginamit na natin yung 1080 na wide, tapos yung super wide or super view na field of view niya, hindi na. Kita naman dun sa video, hindi masyadong nagwawabble. Tapos nung kinumpare natin dun sa telepono na ginagamit ko, yun, hindi nagwawabble yung telepono, nagwawabble. Yun lang siguro, yung linear siguro. Siguro talagang limited lang siguro yung view niya. Kaya medyo nagwawabble siya. So, yun. Nevertheless, mga nakama, satisfied naman ako dun sa video. So, yun. Gusto ko tong GoPro Hero 7. So, eto na. Eto na yung bago nating nakama talaga sa pag
i-video natin pag ba-vlog natin. At the same time, pwede na tayong mag-vlog araw-araw. So, ayun mga nakama, kung nagustuhan niyo itong video ko, comment lang kayo sa comment section below. Tapos, huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe mga nakama. Hit niyo na rin yung notification bell para araw-araw ma-update kayo dun sa mga upcoming videos natin. So, sa iyan mga nakama, ingat kayo. God bless us all.